good afternoon. Once again, welcome back to my YouTube channel. Ngayong hapon na ito, mga kaibigan, ay magluluto tayo ng Korean cream cheese garlic bread. Ang ating unang ingredients sa ating Korean garlic bread cream cheese ay 2.5 all-purpose flour. Kailangan po natin ng 1/4 na evap milk. So, ilalagay ko na. Tapos, ang isusunod po natin ilalagay, mga kaibigan, ay ang itlog. Tapos, ilalagay ko po yung ating yeast na 1 tablespoon. Kailangan natin ng salt. Tapos, 1/3 po na sugar. Ay, mga kaibigan, paghalo-haluin lang natin siya. Tapos, kailangan din natin siyang lagyan ng vanilla. 2 tablespoon. Tapos, kailangan din po natin ng melted na butter. Tablespoon din po, mga kaibigan. So, yan. Halahaluin na natin siya. Mga kaibigan, lilinawin ko lang. Hindi po ito ang ating mga ingredients. Hindi pa ito lahat. Dough pa lang po ito. Mga kaibigan, naghugas naman po ako ng aking kamay. Kaya kakamayin ko na. Para mas maano natin, mahalo natin. So, ganyan na siya, mga kaibigan. I-rest natin siya ng 30 minutes. Babalikan ko po kayo. Yan, mga kaibigan. Pwede na natin siyang hatiin at iluluto sapagkat nagdoble na po yung size niya. So, yan, mga kaibigan. Nakagawa po tayo ng 5. Iluluto ko na po dun sa ating oven ng 15 minutes ng 100 degrees Celsius Fahrenheit. Balikan po kayo, mga kaibigan. Mamaya, babalikan ko kayo, mga kaibigan. Iluluto muna natin ang ating tinapay. Yan na, mga kaibigan. Malapit na siyang maluto. Malambot na siya. Yan. Lambot na siya, mga kaibigan, no? Lumaki na rin siya. Kaibigan, gagawa tayo ng palaman ng ating Korean cream cheese garlic bread. Kailangan natin, mga kaibigan, ay cream cheese. Ito po yung gamit ko. Kailangan natin ng 3 tablespoon na white sugar saka 1/4 po na evap milk. So, ayan, mga kaibigan, halo-haluin na natin yung paghalo-haluin lang natin yung ating Korean cream cheese.
lagyan natin ng asukal, mga kaibigan. Tapos ilalagay natin yung ating gatas. Kaibigan, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano natin gawin, kung saan natin siya i-dip. Ang kailangan natin ay butter, isang itlog, garlic na na-chop na po, parsley. Ito po, halo-haloin lang natin. So, kailangan po yung butter natin ay malamig na, mga kaibigan. Lagyan natin dito. Ganyan. Mas ilalagay natin. Alam natin yung ating bawang. Silalagay na natin yung ating pinhole. Mas lalagyan natin ng konting condensed milk. Siguro mga 2 tablespoons. Dito natin ititip ang ating tinapay, mga kaibigan. So, mga kaibigan, yung ating palaman, ito na po siya. Mga kaibigan, sorry. Wala po tayong lalagyan na. No? So, gagamit tayo ng improvise. Lalagay muna natin. Gagamit po tayo ng plastic bag ng ice candy. So, ito po yung gagamitin natin, mga kaibigan, pang palaman. Ngayon, i-slice na natin yung tinapay natin, mga kaibigan. Ganyan ang gagawin natin sa lahat. So yun, mga kaibigan, papalamanan na natin yung ating, lalagyan na natin ng cream cheese sa bawat gilid niya. Ganyan po siya, mga kaibigan. Tapos, i-dip natin siya dito. Ganyan po siya. Yan. Ganyan po siya, mga kaibigan. Uulit-ulitin lang natin yung proseso. So, ayan na, mga kaibigan. Iluluto natin ulit ng mga 10 minutes. So, babalikan ko po kayo, mga kaibigan. Yan na, mga kaibigan, naluto ng ating Korean cream cheese garlic bread. Yan, hindi ko na masyadong tinosted, mga kaibigan. Ganyan na siya. Yan. Oo. Ang bango. Amoy na amoy yung kanyang
garlic, saka yung cream cheese. Ayan, sa amoy pa lang mga kaibigan, matatakam na kayo. So, ganyan lang po siya kadali gumawa ng Korean cream cheese garlic bread. Ayan, mga kaibigan, sana may natutunan naman kayo sa akin ngayong araw na to. Please, don't forget to like, comment, and share. And please don't forget also to click the notification bell down below para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Yun lang po mga kaibigan. Bye! Kap. Wow. Anong masarap na ano, kape? Matubig-tubig lang. Ah, sarap. Tikima na. Kap. Mainit-init pa. Nag-level up yung ating tinapay. Malambot-lambot pang ating tinapay. Sarap talaga. Sarap.